Yo, what's up mga foodies? Welcome po sa ating kusina kung saan lugar na magiging gusto mo kesa naging lugar mo sa ex mo. Ngayon, magluluto po tayo ng dila ng pato. Oo mga foodies, dila ng pato ito. At hindi dila ng mga kabarangay mo ito o kapitbahay mo. Ayos na ayos ito sa pulutan mga foodies. Tagay na. Una sa lahat, syempre, dapat may dila tayo ng pato. Eh kung wala kang mahanap na dila ng pato, pwede naman siguro dila ng mga kabarangay mo dyan. Joke lang. Lilinisan muna natin ito mga ka-foodies. Madali lang linisan ito mga ka-foodies. Kapag meron na kayong dila ng pato, malalaman nyo kung anong alisin dyan. O nga pala, maraming maraming salamat kay Ang Sarap Grabe. Tol Chef, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa small cooking YouTuber na kagaya namin. At sa mga shoutouts ng Team Chefs. At shoutout kay Christine Cecil Ogawa at Fernan Constantino. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga idol. At syempre ang ating Team Chef, mabuhay ang mga kusinero. Ayan mga tol, malinis na. Ang gagawin natin naman ngayon ay lalagyan natin ng asin para maalis yung lansa. Pwede mo ding gamitin to sa best friend mong magaling mga aswang. At syempre, shoutout din kay Ate Presi Major na laging nandyan na nasuporta sa mga small cooking YouTuber. Ngayon, nagpindi na ako ng kawali, lalagyan lang natin ito ng mantika. Gigisahin muna natin yung bawang, yun dapat ang inuuna ang sabi nila. Pero mali-mali pala tayong lahat. Dapat ang inuuna ay sarili. Sunod natin ang sibuyas. Parang yung wallet ko lang noon na nakakaiyak. Walang laman ni. Eh. Isunod naman natin ngayon yung luya. Na kasing rami ng luya mo. At lagyan natin ng star anise. Parang siya, yung kilala ko, star, healing star. Joke lang. Nilagyan ko din ng konting sili para medyo manghang. Depende sa'yo kung gano'ng karami. Yan, susunod na natin ilagay yung dila. Parang dila niya na magaling manira. Ano kaya yun? Gigisahin lang natin yan mga tol. Kapag nagisa na, lalagyan natin ng red wine kung may red wine ka. Kung wala, okay lang. White wine, pwede din. Kahit brandy or whiskey, okay lang. Basta alat. Kahit 2x2 kung meron ka. Optional lang yan. A few moments later. Lagay ko na din yung soy sauce at saka yung sesame oil. Lagyan natin ng konting asin at saka pamintang durog. Minsan buo, minsan durog. Parang ikaw lang. Takpan natin mga ilang minuto. Pagkalipas ng mga ilang minuto, yan ang kinalabasan, dila pa rin ng pato. Babalik-talik ka rin lang natin yan para pantay ang pagkaluto mga ka-foodies. Habang hinihintay natin, gaya ng paghintay mo na walang dumating, i-prepare muna natin yung pico de gallo mga ka-foodies. Ano ba yung pico de gallo?
Sa aking pagkakalam, ito ay sauce ng mga Mexican. Yun, paki-search na lang yung mga kasunod mga kapudis. Joke lang. Yun nga mga kapudis, origin nito sa Mexican. Ginagamit din nila ito sa mga tacos or fajitas. Tinatawag din nila ito ng salsa fresca or salsa cruda. Pico, sabi nila. Yung pico, picada. Ibig sabihin nun, yung na-chop na maliliit yun mga kapudis. Kung di kayo comfortable sa explanation ko, may Google tayo dyan. Pwede nyo i-search. Sa palagay ko, okay na ito mga kapudis. Lalagyan natin ng konting lime. Haluin lang natin ito. Tapos plating na tayo. Donald Duck. Galit na. So, ito na mga foodies yung pulutan natin. Mga tol, mga katagay, baka makalimutan nyo naman dyan. Yung like, share, subscribe kung bawa tayong channel at pag-click na din yung bell notification para updated ka sa bagong videos natin. So, ayan mga tol, katagay na kami. So, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. Ciao! Yummy!